Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? I'm Dr. Josephine Libao at your service. So ang pag-uusapan naman natin ngayon is about bone health. Kung hihanap nyo ang tibay na pangmatagalan at mawala yung mga aruy-aruy sa katawan, lalo na sa mga tumatanda, mga buto-buto, masasakit na. Kaya sinasabi natin na talagang tumatanda na tayo. Kaya pag-usapan natin kung paano ang mga buto natin ay titibay, paano lulusog. Usually, ang mga tao ay nagtatanong sa akin about yung mga sakit nila sa likod, sa bewang, sa sakong, yung hindi sila nakakatagal sa pagtayo o pagupo, and they tend to find yung relax or yung komportable na position sa pagtayo, sa pagtulog din. And usually, sinasabi nila na sila ay lamigin. And of course, ang mga buto na mahina na, they tend to break easily. Kaya importante na bawat isa sa inyo ay malaman kung paano natin itong mapapatibay at mapapalakas. Lalo na kapag tayo naman ay nagbibilang na ng taon o senior citizen na po tayo. Okay, so ano ba yung role ng mga buto natin? Siyempre, it is the major framework ng ating katawan. Kung wala yung buto, siyempre, magkukulaps tayo. Walang forma, walang kaporma-forma. It serves also as an attachment sa mga muscles or support the muscles. It produces blood cells. So, it houses the bone marrow. Alam natin yan. And it protects also the internal organs like yung ribcage natin, yung mga hip bone natin. Alam natin na andun yung mga iba't ibang organs ng katawan natin. And it also stores minerals like calcium. Alam nyo naman na ang calcium, 99% nito ay nasa buto at nasa teeth natin. So let's talk about how we can make it strong and healthy, and we have to do it early. Dumadating na ba yung pagkakataon na nababahala ka na sa iyong buto or tumatawag na ng pansin ang iyong buto or nakakaapekto na sa iyong pagtatrabaho, sa iyong paggalaw, sa iyong pag-iisip? Pag pumunta ka naman sa inyong doktor, sabi lang nila, normal lang yan, kasama yan sa pag-edad. And usually, nire-request nila yung bone density test para malaman kung healthy at strong pa ang ating mga buto. So, alam natin na ang iba't ibang partes ng katawan, tulad ng sinabi natin kanina, ito yung major framework ng katawan. So, ano ba ang status, health status ng ating bone, no? So, by 2020, it is projected that half of all Americans age 50 years or older will be at risk for fractures from osteoporosis or low bone mass. Sabi nila, mas marami ang babae na naapektuhan kaysa mga lalaki. Siyempre naman, sabi ko nga, siguro dahil sa pagbubuntis natin, lalo na pag marami ang ating mga anak. And then, siyempre, ang daming lumalabas sa atin na mga calcium at nakukuha yan sa mga calcium reserve ng mga babae. Kaya siguro, mas common sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Pero, affected din ang mga matatandang mga lalaki. Sa mga bata din, ay meron din, lalo na kapag meron silang mga associated illnesses. Pwedeng magkaroon din sila ng low bone mass. And napag-alaman na seryoso ang osteoporosis,
lalo na kapag nagkakaroon ng fracture. Usually, ang napra-fracture, yung mga hip bone natin, yung andito sa legs, mga extremities natin, and then yung mga vertebra natin, vertebral bone. And nakita nila na kapag nagkaroon ng fracture, lalo na pag sa hip bone, imagine mo, 20% of them ay namamatay in less than a year. So, grabe din pala, no? So, huwag niyong antayin na magkaroon kayo ng fracture bago niyo pansinin ang inyong buto. But anyway, ano ba yung incidence ng osteoporosis? So, nakikita natin na hindi bumubuti, kundi padami ng padami ang nagkakaroon ng osteoporosis. So, sa graph na ito, nakikita natin na ang peak bone mass, yung full potential na ang ating buto ay very strong, ay nagsisimula sa 25 to 35 years old, sa 30 years old, about 30 years old, yan yung peak bone mass. And then, nasusustain na niya, kapag matibay ang buto, nasusustain niya yung mga kakulangan, no? Sa mga buto natin kasi meron tayong enough reserve, no? Pero kapag mag-menopause na tayo, pag tumatanda na, na paspas na nang nagde-deteriorate ang ating buto. Nakikita natin naman yung isang graph, yung dotted, no? Na kapag inadequate yung diet natin sa mga sustansya na nakapagpapatibay sa buto, ay pwedeng substandard. Na talagang even at 25, 35 years old, eh very weak na yung buto. So, nakikita talaga natin na kapag yung lifestyle diet natin ay hindi maayos, ay hindi rin talaga matibay ang ating buto. So, yun yung mga factor na titignan din natin. So, healthy, strong bones, solid yan. Dense yung structure that will allow you to be very active. Yung osteopenia naman, ito siguro yung midpoint, no? So, yung patungo pa lang sa pagkaroon ng osteoporosis. Pero nakikita na dito sa x-ray, kaya lang hindi pa full-blown, no? Ang osteoporotic bones naman ay talagang porous and brittle na ito, no? That leads to more fracture. So, ang osteoporotic bone ay sabi nga ng mga doktor sa mga pasyente nila na normal sa pagtanda. Ang problema nga lang, ang osteoporosis, kapag na-diagnose na, may be advanced na yon. Kasi the process may be started 15 years ago. No? Hindi ibig sabihin na wala ka pang nararamdaman noon. No? Kaya, talagang we really need to be aware of this. So, yan ang healthy bone. Dense, solid siya, no? Maganda pa itsura. Pero ang osteoporotic bone, butas-butas na yan, brittle na yan, no? So, madali nang ma-fracture. So, ano ba yung mga causes ng osteoporosis? So, calcium deficiency is number one. Yung diet natin, hindi rich in calcium. And then, sa mga menopausal women, yung mga vices like tobacco smoke, excessive consumption of alcohol and caffeine. Yung drugs, yung mga steroid, kapag nagtitake ka ng steroid like prednisone, pwede kang magkaroon ng osteoporosis ng mas maaga. Mga anti-convulsant, mga aluminum-containing antacid, yung mga pang-ulcer, yung mga malimit na sumasakit ang tiyan, they are taking those. And even cancer drugs ay pwedeng ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng osteoporosis. Ano ba yung mga sign and symptoms nito? Of course, back pain, no? Yung masakit ang likod, masakit ang bewang, loss of height over time, no? Kaya pala nag-restrength tayo habang tayo ay tumatanda. And parang nang-hunchback tayo, we tend to stoop down. Bakit? Kasi hinahanap natin yung posture na mas relaxed ka or parang yung walang pain. Kasi kung minsan, kapag
nakaunat ka, masakit. Kapag ibaba mo, oy, mas okay. Kaya unti-unti na nagiging hunchback na tayo. And then, nagkakaroon tayo ng painful movements. And of course, bone breaks much more easily. So, ano naman ang mga solution natin dito? So, napag-alaman, sabi ng mga expert, na ang exercise, libreng gawin, pero sa totoo lang, nakakapagpatibay ito ng buto. No? Sabi, for strong and healthy bones exercise. And health awareness. Magpunta ka sa doktor, magtanong-tanong ka, magbasa-basa ka rin, no? And then, pwede ka rin magpa-check ng bone density mo, no? Para malaman, baka osteopenic ka na, hindi mo pa nararamdaman. Pero, maigi lang na tignan natin, lalo na kapag alam natin yung diet natin ay hindi natatama. So, a healthy diet also, no? Tinuturo natin palagi yung health food pyramid and yung pinggang Pinoy. That's how our plate look like every time we eat. At kapag healthy yung diet mo, most likely ay nakukuha mo naman yung iba't ibang sustansya na kailangan ng iyong katawan. Pero alam din naman natin na talagang ang diet natin, because of this modern diet and typical diet, it's more of the wrong stuff rather than the right stuff. Kaya we are missing a lot of nutrients sa ating diet. It's easy to say healthy diet, pero it's another thing yung kinakain natin na hindi tama. So the key nutrients for bone health, of course, calcium, magnesium, and vitamin D, especially vitamin D3. So mas na itataas nga yung level ng vitamin D. So calcium is critical for development and maintenance of bone and teeth, and magnesium help keep your bone strong. Vitamin D3 promotes calcium absorption. So, yung calcium, magnesium, and vitamin D intakes, nakikita natin na yung mga bata-bata, syempre, mas mababa nga yung kanilang pangangailangan. Pero, yung absorption naman ng calcium kapag sila ay bata, up to 60%. Lalo na kapag yung growth spurt, mas tumataas ang pangangailangan. O ayan, 1,000 na calcium. And then, nagiging steady. Kasi kapag na buo mo na yung peak ng bone mass mo, nakakatulong na ito para mabalanse, maibigay yung pangangailangan mo ng calcium every day. Pero kapag 50 ka na, especially senior citizen ka na, tumataas na naman ang pangangailangan kasi nga yung absorption ng calcium is very poor, and at the same time yung deficiency talaga natin sa calcium sa senior citizen is talagang mataas. So, nakikita din natin yung magnesium and vitamin D, likewise, ay tumataas habang tayo ay tumatanda. So, why you need all three? So, ipinapakita dyan sa graph na yan na yung blue, makikita nyo yung blue. Kapag vitamin D lang ang ibibigay, higher ang risk na magkaroon ng fracture. Pero kapag calcium and vitamin D, yung red na line, dotted line, makikita natin na mas lower ang risk to develop fracture. And of course, yung magnesium ay kailangan lalong mas matibay ang buto with the presence of magnesium. Kaya pag-usapan natin, ano ba yung calcium? Calcium is the most abundant mineral in the human body. So 2% of the body weight. 99% of the calcium is present in bones and teeth for the strength and structure ng bones. And 1% is widely distributed in our tissues and body fluids. Like what? Like the heart, like the blood vessels, like the nerve, like the muscle. So, ang calcium ay kailangan in all of this for better functioning. Sa muscle kasi, for better contraction and relaxation. Ganon din yung sa puso, ganon din yung sa blood vessel. And transmission of nerve impulses. So, importante yan. Kasi, kaya pala, ang bagal ng kumilos ang mga matatanda. Akala nila,
na malayo pa yung pupuntahan nila, uy, nauntog na o kaya natapilok na. Okay? So, dahil mahina yung transmission ng mga nerve impulses or messages. So, secretion and activation of hormones and enzymes at the same time. Ito yung mga ibang maraming function ng calcium. So, calcium must be supplied to the body through the diet. However, only 20 to 30% is absorbed sa adult at mas lalong bababa pag tayo ay umiedad na. So, it is harder to be absorbed. So, calcium is most likely to be lacking in diet, no? Obviously, ang richest food source ng calcium, yung dairy product, 75% is cheese, yogurt, ice cream, milk, na punong-puno rin ng fat. Kung minsan, iniiwasan natin ang mga pagkain na yan dahil andun siya sa mga fatty foods. But anyway, it is also rich sa greens, egg yolk, nuts, and other foods. Okay, so calcium is needed for the structure and the strength. And another minerals to make it strong is magnesium. Not only that it is needed for the bones, but also for the heart and immune function. And also for a normal blood pressure, it's just like calcium. It supports also energy, metabolism, and protein synthesis. And mind you, ang daming gamit ng magnesium. Kaya kapag nag-take ka nito, it will serve you better. So, essential for over 300 biochemical reaction in the body. Imagine mo yun, no? So, another thing is vitamin D3. So, nakita nila na yung mga may sakit sa puso, it is linked sa mababang vitamin D3. Even yung autoimmune diseases. Yan, low levels nakita nila sa mga autoimmune diseases. And even sa different kind of cancer, no? Nakita nila din na mababa ang vitamin D3 and depression and of course osteoporosis. So it is essential for neuromuscular and immune function. So D3 is 3 times more effective than D2 in the body para maitaas yung vitamin D level. So it needs 5 to 30 minutes of direct sunlight na labas yung face, arms, back, legs without sunscreen, no? Pero ito yung nakita nila. As people age na naman, the amount of vitamin D made in the skin after sunlight exposures declines. So lahat yan, no? Yung calcium, yung absorption ay nagde-decline, and then ganun din si magnesium, and then the vitamin D3 habang tumatanda. Kaya obvious talaga. Kaya nga ako, kapag ako ay nagle-lecture sa mga senior citizens, sabi ko, hindi ako naghahanap ng matanda na may sakit, no? Lahat kayo, kailangan marinig ninyo kung ano ang kailangan nyo. You need calcium, magnesium, and vitamin D3. That is why, kapag ako ay ini-invite nila, I always bring this. Because I know it will sell like a hot cake. Bakit? Kasi pag naunawaan mo na you need calcium, magnesium, and vitamin D3, by all means, ay talagang re-remedyohan mo. So, ang ating calcium magnesium is amino acid chelated calcium magnesium with high potency vitamin D3. It is pharmaceutically pure. Seashell ang source ng calcium natin. Ang suggested ng mga expert na calcium to magnesium ratio is 2:1. Kaya nga naman, yun ang sinunod ng NeoLife and 200 international unit vitamin D3 and unique double amino acid chelation. So, sasabihin ko mamaya kung bakit. So, a powerful and effective way to assure yourself of daily abundance ng calcium, ng magnesium, at vitamin D3, itong CalMag vitamin D3 ng NeoLife. So, ito po ang pagkakaiba kapag chelated ang calcium and magnesium. Tignan ninyo yung graph na
mas marami ang naa-absorb. So, absorbability ang ipinapakita dito na 6 times better absorb ang calcium and other minerals kapag it is chelated. Pag non-chelated, kunti lang ang naa-absorb. Eh, sabi natin kanina na 20 to 30% sa adult, pag matanda 15 to 20% or even less kapag pag mas matanda pa. So, kailangan ito, kaya nga, believe ako sa pag-iisip nila sa paggawa ng calcium na ganito. So, I bet you, tignan ninyo kung ano ang nasa pharmacy, tignan ninyo kung ano yung mga nasa direct selling and network marketing. And you will see, itong calcium natin ay chelated at hindi hiwa-hiwalay na calcium, hiwa-hiwalay na magnesium, or hiwalay na vitamin D3, but all in one ay andyan na siya sa bote natin. So, it is chelated para halos lahat ng calcium na kakainin mo ay magsisilbi at magiging partes ng katawan mo. So, ayan yung sinasabi natin na proprietary double amino acid chelation. There is an amino acid glycine para mas mapabilis ang transport ng calcium. So, yung absorption ng calcium and other minerals. And it is less irritating to stomach and intestine kapag chelated. At hindi lang yan. For rapid disintegration, dissolution, and dispersion, mas madali siyang mag-break, matunaw, ma-dissolve, and definitely better absorption. At yan yung talagang sinuggest ni Dr. Arthur first to enhance mineral absorption. So, of course, ang chelated calcium magnesium, it is best when we give our core nutrition for cellular nutrition. Alam nyo naman ang buto, they are made up also of cells, the osteophytes, and we are pioneer in cellular nutrition. So, ang Neolife, hindi lang niya sinisigurado na kompleto yung mga sustansya sa diet mo with this supplement. Because sabi natin nga that diet is anything you eat, but nutrition is what the cell actually receives. So, para sigurado ng lahat ng mga sustansyang ito ay kompleto, and lahat ito ay maihahatid at magagamit ng gusto ng lahat ng cells for what? For energy and vitality, for wellness. Yung TRN na andyan sa pro-vitality is to feed the cell for energy and vitality. And then yung carotenoid complex na andyan sa pro-vitality will give you 1.3 kilos, 7 kind of fruits and vegetables per gel. So, if I give you 3 times a day, that is 4 kilos, 7 kind of fruits and vegetables for protection. And at the same time, we have the omega-3 to bring balance and to regulate the cell. It is definitely an anti-inflammatory. So, yung pamamaga sa katawan mo, that's why you have the pain, ay mawawala din siya. And of course, we have the multivitamin and minerals for repair and renewal of cells, replacement of cells. And I always add this protein for the structure of all parts of our body. For we have this structural protein, quality protein. We have 22 amino acid and at the same time 25 na multivitamin and minerals. Meron 400 international unit na vitamin D. Meron na rin yan zinc and the other multivitamins. Take note, 25 multivitamin and minerals, and meron na rin siyang fiber. So, yan yung core nutrition plus specific or targeted solution for bone health. Kaya, kapag ang pasyente ay lumalapit sa akin, I usually give this complete program. And you know what? I'm so confident with this, not only because of the human clinical trials conducted with all of this product, but also the benefit. I, for one, benefited from this. Kasi, sa totoo lang, 55 years na po ako ngayon. And yon naramdaman ko na lamigin, nawala yung panlalamig ng katawan, and at the same time, yung madaling mapagod yung puso, ganyan, nawala din. And then, yung mga pain sa mga sakong, ganyan, mga
nami-minimize yung mga sakit-sakit sa likod, mga baywang, mga ganyan. So, yung sa akin, pag ikaw ay ano, nakatayo ng matagal, sumasakit din yung, ano, yung mga bones sa paa. So, nawala lahat yon. At ang bonus ko ay yung maayos na pagtulog. Kaya pati insomnia, binibigyan ko ng chelated calcium magnesium. And they thank me for that. Inaayos niya yung hindi na nakakatulog mga insomnia. Okay, so that's our targeted solution for bone health. And I would like to recommend to all senior citizens, hindi ako naghanap ng may sakit na senior citizen. Basta senior citizen ka na, basta matanda ka na, magpatibay ka na, magpalakas ka na ng buto. Kung yung mga bahay mo ay inaayos mo, kapag 60 years old na yung bahay mo na yan, makikita mo rin na nagiging nagkrak-krak na sila, hindi na matibay, eh pinapaayos mo yan, pinapatibay mo yan, nire-repair mo yan. Likewise, yung major framework ng katawan natin, na ito yung lakas, na kapag wala yung buto, wala, collapse na tayo, wala na tayo. Kaya, kung gusto mo na matibay ng pangmatagalan, lalo na kapag nagkakaroon ka na ng mga apo na kailangan mo ng habul-habulin or buhat-buhatin. So, this chelated calcium magnesium is for you. Pero kapag talagang distressing na, marami ka nang nararamdaman, I tell you really have to use yung core program namin, the foundational program, Pro Vitality, May You Life Shape, and you have to take a lot of chelated calcium magnesium with vitamin B2.